Agaricus mushroom na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. At stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag-GYMS 5-in-1 Coffee Mix, no sugar added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Gold Shine Pharmaceutical Products are available at Puerto Princesa City, all Dragwan Drug House branches, all NCCC Supermarket branches, all Golan Supermarket branches, Apses Puerto Princesa, in Nara Palawan, Dragwan Nara Branch, in Quezon Palawan, One Nico Marketing, in Brooks Point, Farmers Grocery, and in Rio Tuba, RTN Con 94.3 DWIZ Palawan. Narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Oras, 2 minuto, makalipas ang alas 6. GYPR, Balita sa Umaga. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Ngayon ay araw ng Biyernes, October 22, 2021. At narito na ang mga balitang dapat yung abangan ngayong umaga. Headlines. Adventist Hospital, nagpaabiso na rin na puno na sila para sa mga COVID patients. Headlines. Puerto Princesa, nakapagtala na ng 60 COVID death sa buwan lamang ng Oktubre. Headlines. Philippine Marines, nasagip ang 14 na taong gulang na child soldier na nabuntis ng kapwa NPA. Headlines. City DepEd, may bago ng pinuno. Headlines. Sa police report, 29 anyos na saksak ng kapitbahay sa Manamuk, Cuyo. Headlines. Sa showbiz balita, local singer-songwriter Aileen Bautista nag-release ng bagong kanta online. Sa balitang good vibes, doktor sa mata na nagsilbi sa mga katutubo ng Palawan, kinilala outstanding professional optometrist sa taong 2021. Abangan ang detalye ng mga balitang yan makalipas lamang ilang sandali. Balita sa Umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, matuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic-proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo palawenyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4292. GYPR Balita sa Umaga. At sa detalye ng ating mga balita, Adventist Hospital, nagpaabiso na rin na puno na para sa COVID patients. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Nagpalabas na ng public advisory ang Palawan Adventist Hospital kagabi na puno na ang bed capacity nila para sa mga COVID patients. Kaya nangangahulugan ito na hindi natatanggap ang Adventist Hospital na mga ipapasok pa ng mga pasyente na COVID-19 mula sa iba't ibang lugar sa lungsod, maging mula sa mga munisipyo. Pero bukas sila para sa mga non-COVID patients na maaaring ma-confine sa kanilang ospital at maging sa mga outpatient o mga magpapa-check up lang sa kanila o kailangan ng medical advice.
humingi din sila ng panalangin na malampasan ang kasalukuyang pagkapuno ng kanang COVID-19 patient bed capacity. Matatandaan na nitong mga nakarambuan na ay nag-request ang Adventist Hospital sa city government na payagan sila na makapaglagay sa mga hotela sa lungsod ng kanilang mga outpatient COVID-19 o mga pagaling na para makatulong sa syudad sa mga isinasalalim sa kwarantina. Sabalit hanggang sa ngayon ay tila pinag-uusapan pa rin ang bagay nito bagat paborable naman ito sa city government. Naghahanap pa rin ang Adventist Hospital ng mga hotel na pwede nilang makatay pa sa pagkakaroon o pagiging quarantine na facilities ng kanilang ospital. Magpapaabiso na lamang umano ang pamunuan ng Adventist Hospital kapag maaari na silang tumanggap ng mga COVID-19 na patient. Romulo Sares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawin niya. Maraming salamat, Romy Luzares. Ang Puerto Princesa City nakapagtala na ng 6 na COVID deaths sa buwan lamang ng Oktubre. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. Umalo na sa 6 ang namamatay sa lungsod ng Puerto Princesa dahil sa COVID-19 sa loob lamang ng 20 araw sa buwan ng Oktubre. Ito ang inilabas sa datos ng City Incident Management Team. Kung saan lumalabas nitong araw na Lunes ay nakapagtala ang Puerto Princesa ng 8 COVID-related deaths na siyang pinakamataas na bilang mula nakapagpasok ang nasabing virus sa lungsod. 56 sa 60 nasawi ngayong buwan ay napagalawang pawang mga walang bakuna, habang 4 naman ay fully vaccinated na pero tinamaan pa rin ang virus at nasawi. Ayon kay Dr. Jean Palanca, ang City Incident Management Team Commander, posible pang tumaas ang bilang na ito at tiyak anya na malalagpasan ang pinakamataas na COVID-19 mortality sa lungsod sa buong buwan na 61 noong Hunyo. Samantala, patuloy naman na nawag ng health official sa lungsod na magpabakuna na, kung saan hanggang kahapon nasa 66,362 na ang fully vaccinated o katumbas ng mahigit sa 33% mula sa 201,000 individuals sa target na mabakunahan ng city government, habang nasa 20,888 naman ang bilang ng populasyon na nakatanggap na ng first dose ng COVID-19 vaccine at naghihintay na lamang ng kanilang schedule para sa second dose. Base naman sa talaan ng City Epidemiology and Surveillance Unit, nasa 1,103 pa rin ang COVID-19 active cases sa lungsod as of October 21, 2021, habang 25 individual naman ang gumaling mula sa nasabing virus at wala naman naitan ng bagong nasawi kahapon. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat, Chris Barrientos. 8 makalipas ang 6, Philippine Marines nasagip ang 14 na taong gulang na child soldier na nabuntis ng kapwa NPA sa bayan ng Rojas. Ang detalye ng balita mula kay Nico Mendoza. Nasagip ng Martin Balanyo Landing Team 3 ng Philippine Marines ang 14 na taong gulang na child soldier na nabuntis ng kapwa niyang miyembro ng New People's Army sa sitio Karatog, Barangay Tinitian, Rojas, Palawan, noong October 13, 2021. Ang nagdadalang tao minor de edad ay kasama ng kanyang 16 na taong gulang na babaeng kapatid na child soldier din at isa pang NPA member ng ma-rescue sa isinagawang focus military operation sa lugar. Ayon kay 3rd Marine Brigade Commander Colonel Jimmy Larida, bago isinagawa ang operasyon ay nakatanggap sila ng sumbong kaugnay sa recruitment at extortion activities na ginagawa ng NPA sa sitio Karatong, Barangay Tinitian, Rojas. Sa pagresponde ng MPLT-3, nadiskubre nila ang kampo ng NPA at naabutan ang 3 suspect na mahimbing na natutulog, kaya mapayapang maisalalim sa kustodiya ang mga ito. Sinabi ni Colonel Larida, bagamat masaya siya na walang nangyaring engkwentro at maligtas ng 2 minor de edad, nakakalungkot isipin na hindi lang buhay ng mga kabataan ang sinisira ng NPA, kundi maging ang kanilang dignidad. Na-record sa 3 miyembro, isang M14 rifle, isang improvised shotgun, anti-personnel mine components, cellular phone, assorted ammunition at subversibong dokumento. Nico Mendoza para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat, Nico Mendoza. City DepEd may bago ng pinuno. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos.
Lumabas ng appointment ni Dr. Lorna Adornado bilang officer in charge ng City DepEd kahapon October 21, 2021 na siyang kapalit na nagretirong si Dr. Servillano Arzaga na natapos ang pamumuno sa City DepEd nitong October 7 kasabay ng kanyang kaarawan. Ayon kay Gina Francisco, ang tagapagsalita ng City DepEd hindi naman naging mahirap ang turnover ng opisina dahil sa si Dr. Adornado ay siya rin dating assistant city school division superintendent ni Arzaga at naririto lang at tagalungsod ng Puerto Princesa. Samantala, nagtalaga rin ang Department of Education ng bagong assistant school division superintendent sa katauhan naman ni ito ay naitalaga kasabay ng pagtatalaga kay Dr. Adornado at ang magiging assistant ay si Dr. Maritis Perez na magmumula naman sa Occidental Mindoro. Sinabi pa ni Francisco na ito ay inaantay nilang dumating dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa mga susunod na araw. Subalit inaasahan niya na sa Nobyembre pa makakapasok sa kanila tanggapan ang kanilang assistant schools division superintendent dahil sa kinakailangan pa rin itong sumailalim sa mandatory quarantine pagdating dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Wala naman anyang maapektuhan ang mga trabaho dahil alam na rin ni Dr. Adornado ang mga ginagawa sa City DepEd at ang iniwan ng trabaho ni Dr. Arzaga dahil siya nga ang dating Assistant Schools Division Superintendent dito sa City DepEd. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawin. Maraming salamat, Chris Barrientos, Comelec Palawan. Hindi ba sa magbibigay ng listahan ng mga aspiring candidate? Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzar. Natapos na ng Provincial Comelec ang list ng mga aspiring candidate para sa 2022 local and national election sa lungsod at nalawigan ng Palawan. Pero hindi pa ito basta ibinibigay ng Comelec sa Palawan. Ayon kay Jomel Ordaz, tagapagsalita ng Comelec, kung hiningi ng hiningi ng kopya, kailangan sumulat sa kanila para mabigyan. Ito daw kasi ang utos ng Comelec Central Office para maiwasan ang pagkakaiba ng mga kopya. Hindi pa naman daw ito final dahil may mga pagbabago pa ang list ng Certificate of Aspiring Candidate dahil aalis na rin pa ng Comelec ang mga nuisance candidates kasama na ang mga substitution at posibleng pag-atras ng mga naunang nag-file ng Certificate of Candidacy. Hindi na ini-encourage ng Comelec na kung sakaling makakuha ng listahan na ng mga aspiring candidates na i-post ito sa mga social media para maiwasan ang problema dahil nga sa posible pa itong magbago at hindi magkaroon ng problema ang magpo-post nito lalo nga sa hindi dumaan sa kanila. Umaasa si Ordaz na maunawaan sila ng mga gustong makakuha ng list of aspiring candidates sa halipa. Antayin na lamang ang final listahan pagkatapos ang itinakdang huling araw ng substitution at posible pang pag-atras hanggang sa November 25, 2021. Inaasahan naman ni Jomel Ordaz na kung sakaling gustong-gusto talaga na magkaroon ng kopya ay magtungo lamang sa kanyang opisina at i-address sa kanyang head of office ang sulat kung hihingi ng listahan. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Labing apat na minuto makalipas ang alas 6, ang ibang detalye ng balita sa aming pagbabalik. DYPR Balita sa umaga. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan, Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329
at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais po ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. DYPR, Balita sa Umaga. Police Report. At sa ating Police Report, 29 anyos na saksak ng kapitbahay sa Manamok, Cuyo. Detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR, Balita. Saksak sa ibawang bahagi ng kilikili sa likurang bahagi ng katawan ang inabot ng 29 anyos mula sa kapitbahay nito na nakasagutan. Ang biktima ay kinilalang si Ricky Sumbis, Pretos, 29 anyos na residente ng Imaluan, Islet, Barangay, Manamok, Cuyo, Palawan. Ang suspek naman ay kinilalang si Ismael Cabilinha Lopez, 27 anyos, binata sa kapitbahay ng biktima. Sa investigasyon ng Cuyo PNP, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang suspect at biktima, kung saan hinamon ng suspect ang biktima at matapos ang pagkahamon ay umuwi ito at pagbalik ay may dala ng gulot na ginamit sa pananaktak ng biktima na tinamaan sa likod na bahagi ng kilikili nito. Agad namang isinugot ang biktima sa Agutaya Rural Health Unit sa nakalaunan na inilipa sa Cuyo District Hospital. Nahuli naman ng mga tanod ang suspect na naiton over sa Cuyo. Ang gulok na gitong at pagdumen. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawin. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa ibang balita pa, nagpapatuloy pa rin ang malakas na ugnayan ng lalawigan ng Palawan at Hainan, China sa pamamagitan ng sisterhood agreement na nilagdaan ni Governor Jose Alvarez noong 2017. 40 mga kawani ng Kapitolyo mula sa iba't ibang tanggapan ang lumahok sa isinasagawang seminar on climate change, economic development na inorganisa ng gobyerno ng Hainan, China na nagsimula kahapon October 21 at matatapos ito ng November 10 sa pamamagitan ng Zoom. Bukod sa Palawan, lumahok din ang iba pang mga partisipante mula sa bansang Indonesia, Panama at Mauritius. Taong 2018 ay personal na nagtungo ang delegasyon ng Palawan sa Hainan, China para sa Sisterhood Agreement. Nakapaloob sa kasunduan ang pagbibigay ng tulong teknikal sa larangan ng edukasyon, turismo, agrikultura at pangisda para sa mga Palawenyo. Patunay lamang na ang hakbang na ito ay magbibigay ng malaking oportunidad sa Palawenyo at maayos na ugnayan ng lalawigan ng Palawan at Hainan, China. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. DYPR, Balita sa Umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pera padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Gitam. Ti amo. Sarayo. Ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery. From flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Caliana Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love.
GYPR, Balita sa Umaga. Showbiz Balita. At sa ating Showbiz Balita, local singer-songwriter Aileen Bautista nag-release ng bagong kanta online. Ang Showbiz Balita hatid ng Showbiz Insider Joel Contrevida. GYPR Balita. Na-upload na for streaming ang pinakabagong kanta ng local singer-songwriter na si Aileen Bautista. Ito ang Sandal na officially released kagabi sa Spotify at to follow na this October 31 naman ang kanyang music video. Ang 20-year-old na si Aileen ay tubong barangay Tinigiban at nakilala sa kanyang unang hit song na Toxic. Criminology student ito sa Palawan State University. Itong Setyembre lang ay nirelease niya rin ang kanyang kantang Amustara na intended sana sa isang songwriting contest in support of city tourism. Ang Sandal na kanta ni Aileen ay available na sa Spotify at Apple Music. Joel Contrevida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawen. Maraming salamat, Joel Contrevida. Balitang Good Vibes. At sa ating Balitang Good Vibes, Doktor sa Mata na nagsilbi sa mga katutubo ng Palawan, kinilalang Outstanding Professional Optometrist sa taong 2021. Ang Good Vibes hatid ni Nico Mendoza. GYPR Balita. Kinilala ng Professional Regulation Commission bilang Professional Optometrist for the year 2021 ang doktora sa mata na si Doktora Wealthy Villanueva na nagsilbing doktor sa mga katutubong Palawan ng Espanyola, Brooks Point, Quezon at Batarasa ng mahaba panahon sa ilalim ng Palawan Provincial Health Office hanggang sa magretiro ito noong 2018. Kahapon, inanunsyo ang paghihirang kay Villanueva matapos itong inominate ng Integrated Philippine Association of Optometrists Incorporated dahil sa dakilang puso nito sa pagsilbi sa mga katutubo, PWD at mga senior citizen. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng konsulta, libreng salamin sa mata at sa kampanya laban sa pagkabulag. Si Dr. Villanueva ay tubong Cebu, ngunit matapos makakuha ng lisensya sa medisina noong 1998, ay napunta ito ng Palawan at naglingkod sa mga naglayong komunidad na mga katutubo. Siya ang kasalukuyang Executive Director ng Heaven's Eyes Tribal Missions Inc. Nagtayo rin siya ng clinic sa Puerto Princesa na pansamantalang nakasara ngayon. Kasalukuyang nasa Cebu ngayon si Dr. Villanueva dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang inang may sakit. Pero may plano pa rin siyang bumalik ng Palawan para ipagpatuloy ang paglilingkod sa mga katutubo at sa mga nangangailangan ng kanyang serbisyo. Nico Mendoza para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat, Nico Mendoza. At sa mga lagag limog ko yun noon, Amos, madal kita ko yun noon, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita iko yun noon. Ayad nga adlaw kaning nuntan ng mga tangay, bug, titinaig mga gurang-gurang. Ako yun nung tangay nga si Ryan Ibanez, ang inyong katabid sa tangpagadali ng guwain ko yun noon, ang opisyal ng guwain, iyang probinsyang Palawan. Adlaw nga dyan, bisarang ko yun nga tangadalan, mamanang lekas. Ang lekas mamanang pagbiyahe pa uli o pagbiyahe alin sa isarang maitang isla papakun sa mas mabahal nga isla. Sa Tagalog, ang lekas ay paglalakbay o paglalayag pa uwi umula sa maliit na isla patungo sa mas malaki. In English, lekas means to take a trip home from another island or from a smaller island to a bigger one. Mga kasimanwa, ang unang timpo ang mga taga-Puyo nga aga para kun sa mainland Palawan o sa Paragua, andang tawag sandang biyahe pamaragwa. Pero kung sanda magauli rin sa Kuyo, andang tawag saan ng pagbiyahe, paglakas o lekas. Mga tangay, kadangag tagagmanta, igamitan tatang lingwaheng kayo nun. Diyay nung tangay, Ryan Ibanez, mayat nga adlaw kanin nung tanan, amlig. Amos, madal kita, ikaw yun nun. GYPR Balita. Matamang salamat, Ryan Ibanez. Weather Report. Alamin natin ang lagay ng panahon sa buong maghapon at sa weekend mula kay Nico Mendoza. GYPR Balita. Maraming weather system ngayong araw. Una na dyan ang northeasterly surface wind flow o kalamigang hangin mula Hilagang Silangan na nagdadala ng pulo-pulong pag-ambon sa northern extreme Luzon.
meron din tayong Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito ang tagpuan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere na siyang nagre-resulta ng kaulapan at mga pag-ulan. Nakapaloob naman sa ITCZ ang isang low-pressure area sabay silangan ng Mindanao. Huli itong namataan 525 kilometers silangan ng bayan ng Giwan ng Eastern Samar. Mababa pa ang chance nito maging bagyo, ngunit tinatahak nito ang westward direction at posibleng daanan ang Visayas at Mindanao hanggang sa Sulusi, diretso ng Palawan over the weekend. Asahang magpapaulan ito sa buong Timog Luzon kasama ang lalawigan. Karamihan ng lugar sa Palawan ngayon, araw ay magiging maaraw kasabay ng mainit at maalinsangang tanghali. Pagsapit ng gabi ay asahan ang maulap na kalangitan na may saglit na pagkulog at pagkidlat o yung tinatawag na localized thunderstorm. Dahil sa mainit na panahon, ang temperatura sa lungsod at kalayaan ay maglalaro sa 26 hanggang 32 degrees Celsius. Walang gale warning sa West Philippine Sea at Sulu Sea na sumasakop sa karagatan ng Palawan, pero asahan na 0.6 to 2.5 meter ang pataas na mga alon. Sumikat ang araw alas 5.49 ngayong umaga at lulubog alas 5.32 mamayang hapon. Nico Mendoza para sa DYPR, ang puso sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Nico Mendoza. Bago po kami magtapos, magandang umaga kay Evelyn Estayo at sa Lady Bikers at sa mga taga-Bangkaw-Bangkaw. Good morning din kay Sir Rico Pablico. Hi sir, maraming salamat sa panonood kay Femia Puyat Tara at kay Noraleen Mendoza, kay Jerome Rodriguez Arsaga at kay Rose Tan at Andrea Capi at kay Teacher Lance Aldrin Adjon at kay Miss Normalyn Abandami. Magandang umaga sa inyo lahat at maraming salamat sa inyong panonood. Yan ang pangkabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Biyernes ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang mamayang alas 11 hanggang alas 12. DYPR Balita dito pa rin po sa DWIC 94.3. At 64 days bago ang Pasko. Ako po si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya, dito sa DWIZ 94.3 Palawan.